Good day, Kabalen, and welcome once again sa ating panibagong video presentation ng ating YouTube channel. So today is Saturday, July 8. It's another adventure ride, and this time ay pupuntahan natin ang napakagandang pasyalan sa San Antonio, Zambales. Ito ang Anawangin Cove na paboritong pinupuntahan ng mga turista dahil sa angking kagandahan ng mga tanawin. Ang napakalinaw na tubig at pinong buhangin, mga nagaganda ang tanawin pagakyat mo sa beauty. Makikita rin natin dito ang napakagandang Anawangin Lake na paboritong pasyalan ng mga mahilig sa camping. Napakalinaw din ng tubig at fresh ng hangin at patok talaga kung mag-spend ka ng weekend mo dito sa may Anawangin Cove. At sa ating pagpunta rito ay makakasama natin ang Team Adventure Kabalen Incorporated. So tara at samahan nyo kami at ating tuklasin ang napakagandang lugar dito sa may Anawangin Cove sa San Antonio, Zambales. So what are you waiting for? Let's get it on! Okay, good morning Kabalen, at nandito na tayo sa may meetup point natin sa Northwalk 2 at tayo magre-ready na at magte-take off papunta doon sa may San Antonio, Zambales. So magkita-kita tayo doon at i-update ko kayo kung ano ang mangyayari sa ating summer ride. Actually, this is a late summer ride ng Adventure Kabalen Incorporated. So nakarating na tayo dito sa may Olongapo City. So kung mapapansin nyo, hindi ba masyadong traffic dahil Sunday ngayon. At yun, nakakadadaan lang natin doon sa may pinakalandmark ng Olongapo, yung may ulo ng Gapo. At ngayon naman ay didiretso na tayo siguro sa Subic at doon na tayo mag-almusal. So kita-kita tayo doon. Okay, so papasok na tayo dito sa may Subic Public Market. At dito tayo kakain kung saan may paborito tayong kinakain nandito na masarap yung pagkain at medyo mura.
Dito yan sa loob mismo ng Subic Market. Dito tayo sa may Subic Fishport. At nandito yung mga sama natin dito. Ito ang mga sticker. So, thank you, sir. Ayan na. Sana all. Bakit tayo yung makarin nyo, itikit nyo. Ayan. Ito yung mga kasama natin. Tayo sa may kainan. Ayan, hanapin nyo si Winnie dyan. Ayan. At saka si, ano pangalan nito? Kendra. Kendra. Kendra at saka si Winnie. Ngayon ko lang nakita si Kendra. Ito, kilala na kami nito. Si Winnie. Ngayon ako yung kaya. Ito mga masasarap na pagkain dito. Sarap talaga yan nga, ba't sindera? Ano ba yung pinakamasarap dyan? Ha? Ipapaitang baka kami ah. Papaitang baka raw. Ulam po! Ha? Pinagkikilala ko sa'yo. Ayan. Si Miss Winnie. Hello! Kahit ka sa vlog. Yeah, meron silang tapsilog. Tapsilog. Ito yung kakainin natin. No? Ayan, kawali. Wait, dami na. Nandito na tayo ngayon sa may San Antonio Tourism Center. At magbabayad ng 20 pesos para sa user's fee. So bawat isa. Ito, may nakita tayo isang magandang ano dito. Meron siyang windmill. Pahayop! So ito, maganda mag-picture taking dito sa may windmill. Para kang nasa ano. Parang nasa Holland. Ayan o. Sorry, we're closed. Ayan, food park sa kanto ni Dong. Ayan. So, maganda mag-picture taking dito sa may kanto ni Dong. Sorry ko, menin na eh. Na? Dito pa na, ba't tatanda kayo? Tatanda ko, ikit keng kayo. Di na retyo kami bypass kasi. Nag-bypass kami. Ah. Okay, kabalen. So, nakarating na tayo dito sa may pinaka-parking area. Dito yan sa may Cross River Bay Resort. Yung tapat nito, yun na yung information center kung saan ka mag-inquire.
para sumakay ng bangka papuntang Anawangin Cove. So dito muna yung parking space natin dahil wala namang bakante doon. Okay, so hinihintayin muna natin yung mga kasama natin na pumunta sa palengke. Bali, bibili sila ng yung babawunin natin pagdating natin dun sa may Anawangin Cove. So dito may nakita tayong mapa. Dito ka now, doon yung Cross River Bay Resort. So dito yung mga different tourist spot ng Pundakit or dito sa may San Antonio. Dito tayo pupunta sa may Anawangin Cove. So meron din silang Talisayan Cove at Nagsasa Cove. Yung Anawangin nasa 30 minutes pag sumakay ka ng bangka. So dito galing na rin tayo dun sa may Camara Island. Maganda rin dun pero maliit lang siya. And so meron pa palang Silangin Cove. Ayun, Silangin Cove Tuwars. Bali yung cove dito, isang Silangin, Nagsasa, Talisayan, Anawangin, Agna M. So 5 coves pala yung pwede mong puntahan pag nandito ka sa may Pundakit. Okay, so nandito tayo mismo sa may lake. Ito yung lake na nagdudugtong, or should I say river. Ito yung river na nagdudugtong mula doon sa may kabundukan hanggang papunta doon sa may dagat. Ayun. So dito, tabang pa ito, tubig tabang at doon, tubig alat na. So nung dati kami pumunta rito last year, maraming naliligo. Malinaw naman, oh, malinis naman din yung tubig. Dumating na yung mga kasama nating na malengke. So naghihintay na si Mr. Boatman at pupunta na tayo sa may bangka para makapagbiyahe na tayo doon sa may Anawangin Cove. Nasa loon niya.
puntong ito ay matatanaw na natin ang kahabaan ng Anawangin Beach. So yun, oh, kita-kita mo puting-puti at dahil mainit yung panahon. Walang ilaw. Anawangin Lake Resort 1 Campsite. So yun yung kilog ng tenta mo yun eh. Ito yung tent natin. First time natin sinet up ito mula nung nabili natin 2 years ago. So may kwento yung tent na to eh. 2 times nang nag north loop pero hindi pa nabuksan. Dito pala sa Anawangin mabubuksan. At dito, ang ganda ng presyo ni parang ano. Di parang bulat yan, no? Kuwang-kuwa niya, saktong-sakto yung dalawang puno. Ayan. So halos naka-set up na yung mga ano. Ready to ano na. Eh siya nakaigana, oh. Ito naman kay Johnny. Quick release. Yan, quick release yung sa kanya. Pero siya yan. Oh, tsaka malaki. Oh. Ganda pala nito. Wala nang assemble. Quick setup. Ito, ito yung kay Kayop. Ito medyo malaki ito. Tatlo silang matutulog dyan. Yung iba ay na-assemble pa. Maroon na iba. Nyamda rin mga nga rin eh. Puta nagda mo. Oo. Kasama ka ba eh? May matututok. Tiyelos ka. Hindi sila pa yung matututok. Ayaw mo eh. Sabi ko yung talaga. Sabi ko ganyan. Oo. Pag Thank you.
So habang hinihintay natin maluto yung ating kakain sa lunch, ay pupunta muna tayo dito sa may Anawangin Lake para maipakita ko sa inyo kung gaano kaganda yung tanawin dito. Puntahan muna natin yung mga kasama natin dito at mukhang nagkakasiya na sila. May nakikita akong lumulundag dun sa may puno. Tingnan natin. Tatalong ka ba? Dali na! Yun na! Oop! Na lang. So ito yung second time natin na umakyat dito sa may view deck. Tignan nyo naman, no? Kulay blue talaga yung dagat, lalo na pag nasa tuktok ka. Padong, oy, may mga pagdesisyon. No ko ni Mari. Ito, tama ka white na, dahil tayo naglakad. Ay, tinagi, tinagi. So, konti na lang. Buti, medyo tuyo na yung ano. Ito yung kulay ng lupa. Lupa, tsaka bato. Bali, inukit yung mga steps. Pero ang ganda ng tanawin, no? Ayun. Pupunta pa tayo sa taas. So, malapit na tayo dito sa may pinakasummit. Ayun. Parang bulet, andun. Siya ang kauna-una ang nakarating dito sa summit.
Dahil nung pumunta ako rito, hindi ako nakarating hanggang dito sa may tuktok. Ngayon, nasa tuktok na ako. Kasi madulas nun eh. Ayan. Ay. Ito yung pinakamataas. Sulit yung pagod dahil sa view na matatanaw mo dun sa ilalim. Kitang-kita mo yung Anawangin Bridge dun sa may Anawangin Lake. And then, yung beach. Tapos yung Destinaire, nandun. Ay, mag-point tayo. Nagkakalit. Ang tigit ni Per. Nalikon din kita lalo, may nakalabisa. Ayun, hindi kanya malsa. Hello? Hangin! Samantala, habang tayo nag-enjoy sa pag-stay natin sa pinaka-summit ng view deck ng Anawangin Cove, ay pansamantala muna nating puputulin ang ating video. 3, 2, 1! So ito yung mga madam na nakilala natin kanina. Si madam, ano pangalan? Sheng po. Sheng. Tapos si madam? Mari po. Mari. Ayan, madam Ingrid. Oh, ayan. Oh, hi kayo sa vlog ko. Oh, ayan. Taga Manila sila, di ba? Yes po. Taga Manila.